Oh, magsalute ka. Hi, yan yung balite dito sa... Hello po, magandang umaga. Umaga pala. Pwede na yan. Ito po yung ano natin. Bagong project pa rin. Oo. Ito yung bagong project. Rolling po siya. Tabi ko ng highway, ando ng highway. Tatamlang ko po siya ng mga prutas. Marumi pa po siya. Kasi hindi po ganong nalilinis ng tagabantay ko. Ha? Kaya po pinatatabas ko ngayon kesa yung mga damo yung tumubo, prutas ang itatanim natin. Mga order ako ng mga 3,000. Sana makarating na lang po dito. Kasi mahirap po kasi magbiyahe. Galing Mindoro pa po. Yung kapatid ko po ang tumutulong po sa akin para magkaroon ng binhi galing Mindoro. Problema po kasi mahirap po ang biyahe. Ito, natabasan na po siya ngayon to. Dati o. Gubat. Maganda ang purtas dito kasi pag umulan, hindi po siya nabababad yung ugat niya. Pagtapos ng ulan, baksak din po kasi rolling nga po siya. Hindi naman po siya talagang bundok. Yung bundok po yung doon po sa taas-taas doon. Hi guys! Ito. Susunugin pa ko nila to. Ito, ang ganda ng puno na to. Ang tabing highway po siya. Yung principal highway. Nyo po, marami na siya, mga mahigit sa abot na ang 300, kasama yung maliit mga 400. Nyo. Ayan, last na pinatabasan ko ito 5 years ago. Kaya lang yung alam nyo naman, pag hindi ka nakatutok sa lupa mo, hindi mo ganong masahan yung caretaker mo. Oh, ito, natabasan na. Sabi ko, itira ko yung malalaking puno. Magtira din ng katantaman para may lilom. Yun o, mga buko. Oh, kasi pag nagtanim ako ng prutas, pinakalilom nila yan habang malilit pa. Durian? Lahat. Lahat ng klase ng prutas. Oo. Ayan o, pinaka-boundary. Ito, sa kabila naman to. Yan, may pala yan sila. Ito sa atin. Pag nakapagtanim ako ngayon, 4 years to 5 years, pag yun ay lumaki na, mas mabuting kung laki na sila, kung mahalagaan sila. Ito mga pinya. Tara sa taas. Ito natumba. Natumba sa bagyo. Ang laki niya. Mas may malaki pa ho dito. Natumba rin. Eh you know, kukuha daw ako ng permit sa DNR. Papuputol ko siya, palalagarin. Pagagawa ko ng bangka. 4 na bangka daw ang magagawa doon, sobrang laki ng puno. Pero no, paano kung pambahay. Ayan, natabas na nila. Mga puno ng nyug. Doon po tayo galing kanya doon sa baba.
Nasa 200 meter na ilinakad natin. Ito po yung pinagbalatan ng copras. Actually, oh, na-vlog na po ito last year. Gusto ko nga po siyang tamnan, kaya humuwi rin po ako. Pag ganito, pagtanda namin, dito na yung retirement namin pag marami ng prutas. Maganda po siya, gustong gusto ko po kasi ito eh. Doon sa Patag po kasi, dito sa Palawan, Palayan, Basakan, pag ruling pong ganyan, maganda po siya sa mga prutas. Hindi na bababad ang ugat. Ito, natabasan natin po siya kapon. Ayan o, natabasan na nila ito. Sabi ko, mag-iwan ng pa isa-isang puno, mga ganyan, hindi naman ako sila nag-iwan na marami. Marami naman po dapat iwanan para sana protection ng mga halaman kong itatanim sa sikat ng araw. Ilang kayo ngayon, Daner? Lima? Ha? Anim? Ilang kayo? Dalawa dun? Apat? Wala dun sa kabila? Oo, tama. Ganito yung padalay mo sa kanya. Ganito. Sabi mo sa kanya kasi naserong masyado dyan, oh. Dito magandang itanim mga nasonis, eh. Hindi gaano siya nga maano mabibilad kasi ayaw ng lansonis ang nabibilad. Hindi ka naiinitan sa suot mo? Hindi ka naiinitan sa suot mo ang kapal? Ako bro, protekte. Dito magandang tamnan to. Yan, kasi pag lumaki na yung alaman, pag lumaki na ito, gawin natin bakod, putulin natin at may kasunod na. Huwag ka na magpuputol ng puno, ha. Ang dami palang puno dun dito, nakadagsa, pinutulong pa yung magandang puno dun. Ang dami puno dun, mo rin pa dun, no, pambahay mo. Kita mo yun dun, meron sa taas dun sa marin, yung pambahay mo rin yan. Marami pa to, Daner, tatabasan. Naka ilang hektare na kayong natabasan? Tatlo, apat? Dalawang hektare pa lang? Oh, Diyos ko po. Mag-air pa tayong ano. Hindi, nagtawag din ako. Numingi ako ng tulong sa DNR na kung makaprovide silang sampo. At least magsalubong kayo dun sila. Sa malayo pa ito, mga 500 meter pa ata ito, eh. No, hanggang dun. 500 meter pa. So baka bukas ang pong katao yung bigay ng DNR at tutulong sila. At hindi, babayaran din naman yun. Oo. Oo. O sige. Yan, basta ganito kung gawin nyo parati, Daner, ha. Iwanan nyo itong mga ganito, ha. Kailangan natin yan. Ang gaganda, eh. Hindi na daw siya si ano, Pinoy farmer in Italy. Ito yung bagong Pinoy farmer ng Palawan. Oh, diba? Oh, diba? Mas matibay yung kahoy sa itak, eh. Ayun, kuya. Oh, ramon nyo yun. Matibay ng bagay na to. Yan yung ginagamit ni Tarzan. Diba? Medyo malawak na yung ano nila. Nakabas nila. Ang galing ng pagkakatay ng kahoy, no? Love me. O, diba? Mga lagari, mga pinto.
lang. Tikat. Merienda muna kayo, boy. Para malapit kayo magputol. Yung mga ganyang kahoy at saka yung ganyang ano saging to? Saging lang? Yung pa yung maliliit? Puro lalaki yung saging. Ito, kaya din yung putulin ni Kuya, yung ni Pinoy, ano, farmer in Palawan. Ito pala, magandang pagkatalit eh. Oo, imbis na maglakad-lakad, may nagawa ka na. Ito yung ano, dapat. May exercise pa. Bago makabalik ng Italia, mali dapat natin. Oo. Kasi hindi ako makakatulog. Tam nandito ng ano ng mga prutas, rambutan. Dragon fruit. 5 metro na ba to? Oo nga. 5 cm. Hindi labon yun. Sige, kaya mo yan, Pinoy farmer. Kakatawa to. Lang minutes lang. Baka din natin ma-upload yan. Kaya pala... Inabot ng ilang minuto yung pagputol yun ng puno. Kaya pala nakapost lang doon, nakaganan eh. Ano pala yung itakto? Ang daking itakto. Kaya pala nakapost. Kaya lang yan. Itakto ginagamit. Parehas kayo ng itak. Kaya palang ganda ng post. Ayan. Oh, ang galing. Subaybayan po natin to. Kung paano namin dinilipin. Talagang ito, tinira ko talaga itong natin. Habang hindi po sinanin yung rambutan, walang tono. Sa 6 na buwan, oh, hindi siya magsasaya. Natural, dibibigan din mo namin siya. Pag lumaki na yung rambutan, puputulin natin ito. Gawin natin bakit. Kasi malinis pa, hindi pa sumutay ng ano. Ano yan, mahaba yan. Oh. Habang puno. Yung pinagbabawal po ng hindi natin yung malaking tango. Oh, yung kagaya nun. Oh, may bunga yung saging, no? Ay, kunin mo, kuya. Yung lalaking saging. Pero maliliit pa yung ano. Hindi pa yata ano yun. Namumunga rin pala, kahit pala maliit eh. Pagkain ng unggoy to? Ayan. Oh. Ito yung kinukuha ng mga unggoy. Tingin ko yung nalaman video mo yung isang video mo. Yung alin? Baka maubos ang memory. Oh my god. Sige. Ang galing ni Pinoy Farm. Di ba? Magaling din ako. Magaling din ako. Stop mo muna. Ay, mahirap pala. Aakyat na si Pinoy Farmer in Palawan. Philippines. Ayan. Tapos yung itak. Wag kuya, itak na lang. Ingat ha, baka mahulog. Mahulog yung nyog. Galing. Sa kabila. Ingat.
Ayan, may tungtungan. Tungtungan, patungan. Ay, 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 ay. Hindi kaya mabuntis mo yung? Ha? Hindi kaya mabuntis mo yung? Huwag ka mabuntis na yan. Madagdagan niya na ulit ko ya. Madubli pa yan. Ayan. Ayos. Galing naman yung Pinoy Farmer in Palawan. Ayan ha. Sa mga bata, huwag gagayahin. Ngayon, ipapakita naman ni Pinoy Farmer in Palawan yung talent niya sa pag babalat ng buko. Napurol eh. Napurol. Ang purol ng nyog. Ay, ng buko. Nyog ba? Ayan. Wala na yata sa baw eh. Galing. Gumin mo. Galing. Tami. Ay, patunog-tunog pa niya. Ito naman. Sarap ang tami. Hindi na yung di akin, oh. Buhay ano talaga. Taong bundok ba? Ito, gagawin natin bundok. Salad, oh. Yan, JB. Cedric, ito yung makakasama pag umuwi ka na. Ito yung partner mo. Tawag sa amin yan, malaki po. Malaki po ka naman pag kinain. Sipon pa yun naman. Ang tamis. Iyan ulit. Malaki nga. Anong kahoy ito? Pa, hindi ko alam kung ipil ba to o mahogani. Pero hindi ito yun na... Ay, mahogani yata to. Yung ipil, mapino. Mahogani yan, kuya. Oo, malaki na. Maganda ng mga alaman dito, no? Ang lalaki ng puno. Kuya Pinoy Farmer in Palawan. Grass cutter. Apat ang grass cutter ko. Galang ito itak. Itak muna. Mano-mano muna ngayon. Ito bawal po ngayon po. Bawal man ngayon magputol ng mga malalaking puno. Oo, oh, pag isang-isang sa dulo, nilalakaw eh. Oo. Pag isang-isang nilalakaw doon sa dulo kasi makakasaw. Ang ganda ng langit eh. Overlooking. Okay. Okay na.